Welcome back to my channel. Hi guys, magandang araw po sa inyo lahat. So ngayon guys, naisipin ko lang pong i-vlog po yung kwento regarding sa hypnotize. Kasi nangyari po ito sa akin. Nais ko lang po sana i-share mga akin pong karanasan. So kasakaling meron po kayong mapulutan na araw, meron po kayong matututunan. Makakatulong din po ako para maiwasan. At malalaman po natin dito kung ano yung pakiramdam ng na-hypnotize. Kung ano yung nasa isip mo pag na-hypnotize ka na, para malaman din natin kung paano iwasan at kung paano natin malabanan pag nangyari na sa atin. Kaya sana guys, panoorin niyo po itong vlog ko po na ito para malay mo, makatulong po ito sa buhay niyo. And at the same time, baka meron po mga katulad yung na-hypnotize na rin po dyan. I'm sure makaka-relate po kayo nito sa kwento ko po na ito. Kaya stay tuned na po tayo guys. Hey then guys, nagbabalik na ako. Ikukwento ko na po ngayon ang akin pong karanasan noong ako ay na-hypnotize. And bago po yan, gusto ko po magpasalamat sa aming po mga supporters, mga likers, viewers, commenters, subscribers. Thank you everyone. God bless everyone. And ito na guys, umpisahan ko na. Year 2013, nag-uwi po ako ng probinsya sa province namin, which is the Sorrigo del Sur, Burgos Cortes, Tandag City. May ganun talaga. Doon ako naloko guys. Actually, hindi naman talaga dapat eh. Kasi kagagawa ng kapatid ko. Para mo naman kasi gabi na, dapat matutulog na ako. Pumunta yung kapatid ko dun sa bahay para sabihin na mayroong nag-text. Alam na po natin lahat yun. Biglang may mag-text na lang sa number natin na congratulations na your number had won 750,000 with free laptop. Please call attorney for this number. Diba guys, alam na lang yun. So dahil nga sa kapatid ko, nadali ako dun. Sabi ng kapatid ko, pahira mo na akong pang load. Kasi tawagan, kasi malay daw totoo. Kung ka maniwala sa mga ganyan, hindi totoo yan. Eh, paano ba naman kasi ay maniwala naman ang kapatid ko? Kasi wala naman daw masama, karatil lang naman daw. Pero di sige, pinera ko ng 30. Hindi nga, nung nalong na na, ayun na guys. So, tinawagan niya at sa kasamaang palad, ako yung pinakausap niya at doon na nag-uumpisa yung ating pagka-hypno. Na-hypno talaga ako guys. Alam niyo ba yung sasabihin ng ano? Ng professional na mga hypnotizer na yan. Hypnotizer ba tawag dyan? Sabi ba naman, hey ma'am, congratulations! Sana po yung number nyo. Napakaswerte po nyo. Sana hindi po kayo magbago pag matanggap nyo na po yung pera. Napakalaking halaga po ito. Sana magamit nyo po sa tama at hindi po mawaldas. Kasi alam nyo naman po ang pera, mabilis lang mawala. Hindi ba guys? Oh, ang galing! Totoo na yung sinabi niya. Tama nga naman. Eh syempre, dahil ako nga, na parang na ano na ako, oh ano, thank you, ganun na yung sabi yun, thank you, ano pong ano gagawin, doon na guys, nag-umpisa, so hindi mag-load ng 200, o diba tama-tama lang, eh di sinabihan ko yung kapatid ko mag-load ng 200, o di hirap na naman daw sa akin, kasi mabayaran nila daw ako pag makuha na yung pera, o di sige, di nung mag-load na guys, after nun, naghingi na naman ng prepaid card, bumili, kailangan na bumili ng worth 300 na prepaid na Globe at 5 peraso para nga daw ma-open yung account para makuha yung pera at mapadala sa LBC. At sinasabi pala nila guys, ma'am, yung pera, ipapadala ko yung sa LBC, cash po yun, kaya sana huwag niyo pong ipagsabit kahit kanino, nananalo po kayo ng ganito, ma'am. Na nabunutan po yung number nyo kasi baka harangin po yung LBC at ihanda nyo na po yung ID nyo na valid ID, dalawa at least 2 yun pinipi ipapakita nyo po doon sa magdadala ng pera. O diba? Ang galing, sobrang galing. So kaya yun guys, at dahil sa masunorin masunorin di guys, kasi pag nasa ano ka na nasa sitwasyon ka na, na-hypnotize ka na, hindi mo na talaga hindi mo na maisipan na naloko ka o ano ka. Parang wala ka sa katinuang pag-iisip. Hindi matino yung pag-iisip mo kasi sunod-sunuran ka na lang dun sa kausap mo. Ganun pala guys.
pag nai-hypnotize. Parang totoo nga yung sinasabi nila yung parang gayoma. Totoo rin pala yun siguro. Kasi yung hypnotize totoo eh. Grabe talaga. And then, bago ako matulog ng gabi na yun, parang nakalutang sa ere. Wala akong ibang naiisip, kundi yung bumili ng prepaid card. Kasi kagabi na, sarado na yung tindahan, malayo yung syudad sa lugar namin. Nagsabi ako na kinabukasan na, kaya yun, kinabukasan. Nagpunta yung kapatid ko, siya yung bumili, lalaki yung kapatid ko. Bumili siya. Then, ang binili niya tatlong globe tsaka dalawang smart. At dahil sa smart niya, yung dalawa, nagbili na naman ulit kasi sabi kailangan globe. Pero na-load na lahat yun, na-scratch na. Kasi ganun pala guys, pag maka-hypnotizer, kailangan madali. Minamadali ka nila, kailangan mabilis yung transaction. Kasi, kaya pala ganun, dahil sa habang hindi ka pa nagising sa katotohanan. Wala ka pa sa tamang wish nyo. Nandun ka pa sa ano nila. Hawak pa nila yung isipan mo. Kaya minamadali ka pala guys. Ganun po na yun guys. Grabe yung nararamdaman ko nun guys. Hindi ako makapaniwala. Kasi sa sobrang tagal ko sa Manila, 6 years, hindi ako na ganun. Kung kala na sa probinsya at saka nangyari sa akin at yun ay dahil sa kapatid ko. Pero hindi ko naman sinisi yung kapatid ko na. Kasi wala na nangyari na eh. Hindi na maibalik. Tapos na. Nangyari na ang nangyari. Hindi na maibalik yung pera na labas na. Pero at least napasalamat pa rin naman ako kasi kahit pa paano hindi naman ganun kalaki yung halaga na nagasto. Nasa 3,000. Napatunayan ko talaga yung sa sarili ko. Nung una, ano pa, okay pa yun yung pagbili ng 5 ano, prepaid. Kaso lang naman magsabi na hindi daw pwede. Hindi pwede, pero pinaload niya yung smart na na-load na rin doon sa number. Aking katamaan talaga guys, pag naluloko ka pala talaga. Pagkagising mo sa katotohanan, grabe yung katamaan na na-realize mo doon. Hindi mo rin masisisi ang sarili mo kasi na-hypnotize ka nga eh. Nadala ka lang doon sa ano. Mga pinagsasabi. Magiging sunod-sunuran ka guys. Pag once na-hypnotize ka na. Yan po. Kaya guys, para maiwasan natin sa mga hindi po panakaranas dyan. Pero syempre, diba, walang maluloko kung walang magpapaloko. And syempre, malay natin may manubok. Huwag nyo na pong subukan. Kung gusto nyo ma-reply, sabihin nyo na lang, kunin nyo na lang po yung pera. Sa inyo na yan, bigay ko na sa iyo. Para pang mga number lang guys, wala naman talaga kasing batihan, number lang eh. Kaya yun, sana may napulutan po kayong aral dito po sa kwento ko. Medyo mabilis po ako magsalita. Yun guys, sana hindi po mangyari sa inyo. At sa mga katulad ko na na-hypnotize na rin po dyan na kapag-sulit itong video ko. Kaway-kaway po sa atin dyan. Congrats! Oh. At sa mga hindi naman, congrats sa inyo. At least hindi nangyari sa inyo na maloko. Pero ako guys, thankful ako na nangyari sa akin yun. Kasi at least napatunayan ko sa sarili ko kung ano yung pakiramdam o paano sila mag-hypnotize, paano sila kumausap. Ganun pala. Ganun galing nila. Pero mga ganun klaseng tao kasi parang walang kaluluwa. Hindi ka malang naawa sa tao niloloko mo, diba? Kung mga ganun klase, di mo alam yung pera na pinagkukuha pala nun is inutang lang. Mali kaya pambili ng gatas, pambili ng bigas. Inuna yung ano mo. Kasi syempre, yung laki ng halaga ba naman na napanalunan, di ba? Ganyan na nga guys. Dahil sa minsan may darating na pagsubok sa buhay ng tao, hindi natin maiwasan. Pag once andyan na tayo, at least guys, ang mahalaga, hindi na pa rin naman tayo nawala na pag-aasa, di ba? Wala na pag-aasa dahil doon. Learning yun, guys. So, totoo yun. May matutunan tayo sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Basta, isipin lang natin sa susunod. Hindi na yun mangyayari ulit sa atin. Kasi naranasan na natin, di ba? Ganun lang naman po, guys. Lahat naman po nangyayari may dahilan. May purpose. So, wag po natin tingnan yung kapangitan sa nangyayari. Tingnan lang natin yung maganda na naidulot
magandang napulot natin ang aral doon sa pangyayari na hindi maganda sa buhay natin, di ba? Sabi nga, try to see the good in every situation, kahit gaano pa ito kapangit. Yes. So, yun guys, sana meron pa kayo natutunan sa kwento ko. That is a true story. And thank you so much guys for watching. And bago ko pala matapos itong video ko, meron lang ko sana akong isa shout out. Yung aking pong mga katulungan sa Wants to Watch ko po noong time na hindi pa po ako na monetize. Ang aking pong team, which is the Team Gold Digger. Congrats! Everyone, lahat tayo is makakamit natin yung gusto natin sa buhay, gusto sa buhay. Ikaw natin pong pag-vlog. I'm sure lahat tayo mag-monetize dyan. Mababait po lahat ng members dyan sa Team Gold Digger, mga humble, so humble. And special mention po sa YouTube channel ni Genial Motorrider, the Aritanis Network, ang admin po namin. Hi ma'am, thank you so much. The Aritanis Network, Yohanchi ST Vlog, Kunyang Family and Friends, BFF TV, PHTV, then Relaxing Music, All Time Karaoke, ang galing guys dyan. All Time Karaoke, and Daily Life, All About Life, Cages Foodies, Jonas Videos 2020, ano pa ba? Marami pang iba. Guys, yung mga iba naman sa sunod na vlog ko, i-mention ko po ulit yung YouTube channel ko rin yun. And once again, thank you so much for watching. Don't forget po to subscribe. Enjoy watching. Thanks. God bless everyone.